pagkapabida ay mailap. Hanapin ay mahirap, huwag mo nang tangkain. Yeah. Nahamakin dahil di mo na to makakagilap. Woo. Sa iba ba hindi ba? Sa itaas na rin. Ako kumikislap at kumukutita. Yo! What's up mga G? Muling nagbabalik tayo. This is a G na G-Tech Pro! Ang ina mo. Yo! What's up mga G? What's up ha? So ito na naman tayo muling nagbabalik para sa ating modified gadget. A gadget na naman ulit tayo mga G. So hindi tayo magbibigay ng 24 bars! Handa ka na ba sumabay at tagulubay galing albay mo ang bumbay? Hindi tayo magbibigay ng 24 bars ngayon. So, ito ulit, back to the gadget na naman tayo at bigay tayo ng tips. So, marami na po kasi nag-request nito mga G. Marami na po nag-request nito. Kung paano raw po gumawa ng pang jailbreak, pang bypass ng iPhone using a Windows desktop po kasi yung iba po ay gamit ay Mac OS. So, ito po, gagamitin natin ang Windows, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng bootable Windows checkring jailbreak para mag-bypass po ng any iPhone o app pataas. So, ayan po ha. Ayan ha. Papakita ko lang sa inyo kung paano. Pero po, kinang ina pala, munti ako na naman makalimutan. Pero po, tangina, bago mo lahat, huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment at ang importante sa vlogger na katulad ko po mga G ay mag-subscribe. Don't forget to hit a modified bell para updated po kayo sa aking modified video. So, ito na po ha. First step po natin, kailangan ko kayong kumuha ng USB. Pasok na po sa US sa pampagawa ng bootable. Kailangan ko 16 or 8 gig yan, pwede ko yan. 16 GB or 8 GB USB boot ako. Ayan ha. Kasi po, yan po ang gagamitin natin para magawa po tayo ng bootable na pang jailbreak or checkbreak. So, ayan ha. Let's start na mga G. Papakita ko sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala ha. Ilalagay ko sa description ko ang lahat ng details at info na kailangan nyo at site para makuha at magawa ng bootable jailbreak at pang-bypass ng iPhone. So, ayan na. Just follow the step lang, mga G. Follow a motherfucking step. Damn! Ito na, mga G. Ayan, back to the Windows desktop. Ayan. So, ang importante ho is meron tayong USB at meron na tayong USB. Pasok na po tayo dyan. USB 8 to 8 gig or 16 gig. Pwede na po dyan. So, ito naman ang site na pupunta natin ng just basta ho mga G. Nasa description ko po to at sundan nyo lang po maigi. Lahat po ng nasa description ko na site ay kailangan nyo pong i-download or i-install para mapagana ho ang mga tools na to. So, ayan na. So, umpisahan muna natin sa paggawa ng boot rain or jailbreak or check rain, yan ha. So, umpisa lang muna natin gagawin is download the software na pang jailbreak. So, kung ang computer nyo ay 64 or 32 bits, siyempre, hanapin nyo po yung 64 or 32. Diba? 64 bit yung unit nyo. So, yun lang hanapin nyo. Yan. Yan. Yan yung kukunin nyo dapat. So, pambot. So, punta tayo sa site. Yan. Dahil 64 bit ang ating computer is. So, yun ang i-download natin. Yan. So, ayan. Nag-download na po siya mga G. Yan. So, may hindi na po natin hihintayin niya kasi po meron na po akong ready na download na 64-bit ng boot rain. Yan po ang importante para makapag-install tayo, makagawa ng bootable na pan-check rain. Yan ha. So, hindi na po natin hihintayin niya kasi na tayo yan. Kasi na natin yan. So, meron na tayo naka-ready. Ayan ha. Naka-download na po siya. Nakikita. So, tapos, mayroon dito yung site kung saan nyo i-download ang paggawa naman ng bootable. So, i-click nyo lang ngayon, ride boot train to USB. Yan, nakikita nyo. Nasa description ko po lahat yan, Magia, yan ha. Pero lahat po yan, makikita nyo lang po talaga lahat to sa description. Please po, i-download nyo po lahat yan.
kung gusto nyong mapagana ang boot train natin. So, ito, syempre, click-click lang natin yung download. Ayan, copy. Basta, sa description ko kasi, i-click-click nyo na lang po ang mga yan para ma-download niya. Eh, naka-ready na lang po kasi po sa akin ngayon yan. Ano ba yan? Pati mouse supply. Ayan. So ayan o, i-download nyo yan, just click the download lang po yan o. Pero sa description ko po, i-click nyo na lang, matik download na lang po yan. So pero nakapag-ready na po tayo, nakapag-download na po tayo Ropus for making bootable. So ayan o, isasaksak muna natin to para makagawa tayo ng bootable ha. So ang first step lang po natin mga G is Format nyo lang muna yung USB syempre para makagawa ng bootable yan ah. Yan. Format muna po natin mga G, format USB. Then, i-run lang natin itong Ropus na yan. Run nyo lang yung Ropus. Ayan, Ropus. Tapos, yan. So, ayan ha. So, ayan yung bootable yung USB natin, 8GB. Select lang natin yung file. File na i-install natin. So, nasa desktop na po natin. Yun is BootTrain 64-bit. Yan. Click nyo lang yan. So, tapos, start lang mga G, yan, start, override, yan. So, ayan mga G, ha, nakikita niya, nag-i-install na po siya mga G. Follow the step lang po mga G para makagawa po tayo ng bootable checkpoint po, pang-bypass, pang-jailbreak po ng mga iPhone. So, ayan na po sa mga nagre-request. Ayan na po ang solusyon nyo kung hindi nyo ma-download ng maayos o makagawa ng maayos. Etong checkrain na po ito ay latest na po yan, 0.10.1 na po yan. So lahat po ng updated na Apple is ma-jailbreak na po dyan. Kahit iPhone XR, iPhone 11 pataas, iOS 13.4.1 up supported na po ng jailbreak na to. So mababypass nyo na po ulit lahat na mga gadget nyo kahit high-end pa o high iOS pa po. So please like, share, and comment at mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy pa rin po tayo makagawa ng tips vlog about gadget nyo. So ayan, ano nagawa na po, it's ready. Ready na po ha. Gawa na po. So close na natin yung mga G. Papakita ko naman paano i-boot. So yung i-boot yung ano natin, bootable checkpoint jailbreak natin. Yan ha. Yan, nasaksak pa po siya. Yan, nasaksak pa po. Ang gagawin lang natin, i-boot lang po natin sa BIOS setup ng ating Windows. Sa lagi ko pong ginagawa yan. Restart lang po. Yan, mga G. Mga G, ito susundan nyo lang is yan yung USB natin. So click nyo lang po yan mga G. Okay, click. So mga G, ito po ay supported na po to ng iOS 12 ay 13.4 pataas. Lahat po ng lasing iPhone ah. Jailbreak and bypass po. So, ayan po. So, manghingi po siya ng login. So, itatype nyo lang po is, yan ha, mga G, ha, follow the step ha, anon, ginagawa mo. Di anon, tapos yung username niya is, type nyo lang yung void. Nakasulat po sa description niya mga G, void links. Yan. Mali ho tayo. Ulit. Anon.
Anon. Anon. Tapos Boyd. Boyd Linux pala, Linux. Boyd Linux. Yan, so ayan. Yan yung malalaman na nag-granted, mga G, lumabas yung dollar sign na yan. Tapos, itatype nyo naman is sudo, check na yun, sudo. Sudo space check rain. Check rain. Pak! Yan! So, pag nakita nyo itong puki ng inan to, so, pag nakita nyo yung bagay na yung mga G, ayan, pagpasensya nyo na po, ayan, medyo balahura talagang bunga na, bunga nga ni G ng G-Tech po. Pero yan o ang nagdadala sa atin nyo. So, mga G, ayan, mga G, ito na po is iPhone 7 Plus. So, kung makikita nyo, is putang ina, wala akong kaduda-duda, may iCloud po talaga, ayan, ayan. Click ko, gunig ko natin ng wifi. So, para malaman nyo na mag-jailbreak ho natin and iOS 13, nasa ba Philippines dito? Philippines, yan. So, ayan mga dya. Ayan, balik natin kay G ng GTX Pro. Ano ba yung password ng wifi? ayan. Kaya lang ah. Zero pin. Remember this. Man, yan. So, yan mga dya. Papakita ko muna sa inyo na may Apple ID itong iPhone 7 Plus na to. Para makita nyo. So, ayan ah. Just follow the step lang po and download lahat po na kailangan sa description ko. Makikita nyo po yan. Nasa description ko po. Parang awa nyo na po. Bawal ang tatanga-tanga dito. So, ayan mga Gia. May ano. May Apple ID. So, ayan ah. Okay. Click na ho natin. Ay, isaksak na ho natin. Yan. Yan. So ayan, nakalagay na po ng normal mode ng iPhone 7. iOS 13.4 po nakalagay. So, gagawin lang po natin, start. Yan. Oh, nag-error po siya mga gear. Inugod pa kasi natin. Yan. Oh, nag-error na naman. Nagyolo ko na po kasi yung aking kable. Kaya hindi na po tayo magpapahiram ulit. Yung nagpapahiram tayo, nasisira. So, ayan na po ah. So, ayan. Next na po is mag-enter po ng recovery mode. Follow the step lang po mga G ah. Pagpasensya nyo na yung kuha natin. Medyo malabo mga G yan. Naka-recovery mode na po siya. At lalabas na po yung bagay na yan. Yan o ang susundan natin. So ayan ah. Yan po ang susundan natin. So click the next. Start lang mga G ah. So ayan ah. Up, release the power button. So, ayan na po, ayan. Yan po ang sign na nag-jailbreak na po ang unit. Ayan po. Tingnan nyo, ayan nyo lang po mga G. Yan! Yan na po mga G, nakikita nyo. Yan. Pumasok na po kasi siya sa pag-jailbreak. So, ayan. Napakalaking tulong po mga G, ha. Follow the step and like, share, comment, and subscribe lang po mga tanga. De joke lang. So, ayan. Tapos na. So, ibabalik po natin sa normal windows ang ating gadget. Yan. Siyempre, may iCloud pa yan. Naka-jailbreak lang po kasi. Ibabalik na natin sa normal windows ang ating Windows para mag-bypass naman.
So, napakalaking tulong to. So, ayun lang po. So, ito naman pong iCloud bypass natin na program na yan is, makikita nyo lang po yan sa description o. Ito po yan mga Gia, sa description nyo lang sa description tong ULA bypass tool yan. ULA bypass tool yan. Dalawa po yan, mamimili na lang po kayo kung anong klaseng pang bypass po ang kailangan nyo kung gagamitin nyo. I-click nyo lang po yan mga G. So, sana po makakatulong po sa inyo to. So, ayan na po, papakita ko po sa inyo. Napakadali lang po. Ayan, nakabukas na po siya. So, kailangan po natin munang i-eject ulit to para makonect po natin. Magbukas po tayo ng 3U Tools or iTunes para malaman po natin nakakonect na po talaga ang iPhone. So, dahil napaka-bis lang po to mga G. Napakabilis lang po talaga. Just follow the step lang po ha. Follow the motherfucking step. Then sure na may mangyayaring maganda po sa inyong gadget. At mapapakinabangan nyo po ang mga Apple nyo na may iCloud. So yun na po ha. Itay lang natin si A3Utools. 3Utools, 3Utools. Yan! So, i-connect natin siya mga Gia. I-connect natin. So, ayan mga Gia. Na-connect na. May Apple ID mga Gia. Pag-connect mo guys, nag-dolo ko na, buta kasi eh, nung nasira no. Nakahiram kasi mga G. So ayun mga G ha, may iCloud mga G. Oops. May iCloud mga G ha. Kitang-kita ha, may iCloud. So, eto naman yung tools na gagamitin natin. I-click nyo lang po ang start. Ayan. Ayan. Run the bypass tool. Hintay lang po kayo ng konti. Op, lumabas na yung check. Yung mga G, lumabas na. Click nyo lang yung back ha, kasi nakakonect na to ng wifi. Ayan. Ayan mga boom! Oh! Diba? Diba? Tangina naman, no? Ayun mga G, ayun, o, diba? Napakadali lang mga G, just follow the step po, magagawa nyo po ang lahat ng ginawa natin dito sa YouTube channel na to. So, makikita nyo, napakalaking tulong po to sa mga nagsisimula at nag-aaral ho, mag-bypass or magtanggal ng iCloud. So, lahat po ng nasa description ko, ay importante pong i-download nyo po talaga yan kasi o, yan po ang paraan para gumana ang mga tools na to at follow the step lang po, yun na po na pinaka-importante. Yan po mga Gia, no iCloud, nakikita nyo, no iCloud mga Gia. Yan. Yan po, iPhone 7 Plus, iOS 12. Ay, 13 pala, ayos 13.4, pataas, spaghetti pataas, yan, so makikita nyo rito sa ating 3U Tools, makikita nyo sa 3U Tools natin is, naka-off na po siya, yan, so, yan po mga G, ha, napakalaking tulong po niyan, sa mga katanganan, sa mga tropa nating technician or nag-aaral na mag-bypass. Yan po mga Gia. Oh, ay mga Gia. Yo, mga G. Yo, mga Gia. Papakita ko sa inyo, mga G. No iCloud. Successful po. iOS 30.4 pataas. So, mga Gia, na no iCloud na po. iPhone 7 Plus. Plus mga G. Yan. So ayan po, sana ako nakapagbigay ulit tayo ng mga tips about gadget nyo. So ito nga po pala, shoutout nga po pala. Shoutout nga po pala kay Jelay, Ison Cruz, shoutout sa'yo ah.
sana makatulong sa rin sa itong vlog na to. Makatulong sa itong vlog na to. At maraming salamat agad sa kahit di ko ba nakuha yung give mo, maraming salamat agad sa iyo. More blessing sa iyo. At charot din kay Jeffrey. Jeffrey at ano ba to? Oliver Francisco, shoutout sa iyo. Shoutout po sa mga legit customer natin at sumusuport sa kay GTech Pro. So, please like, share, comment, and subscribe. Follow the step lang po at lahat po nasa description po. Download lang po lahat ng kailangan at magagawa nyo ang mga bagay nyo. So, please like, share, comment, and subscribe. So, once again, this is Father Pa G ng GTech Pro. Thanks for watching. Maraming salamat po. Mga pabida ay mailap, hanapin ay mahirap. Huwag mo nang tangkain, yeah. Nahamakin dahil di mo na to makakagilap. Sa iba ba hindi ba't sa itaas na rin. Ako kumikislap at